Welcome po sa Pau Collectibles TV, mga kabarya. Sa video pong ito ay pag-uusapan po natin ang mga bariyang 50 cents, 25 centavos, 10 centavos, 5 centavos, at 1 centavos. Ayan, mga kabarya. Ito po ay kasama po sa English Series 1958 to 1966. Ayan, baka meron po kayo mga ganitong coins. Alamin po natin kung magkano na ang halaga o magkano na po ang collector value ng mga bariyang ito. Pakinig lamang po kayong mabuti, mga kabarya, para po malaman ninyo kung magkano nyo po ito pwedeng maibenta. Umpisahan na po natin ito pagkatapos po ng maikling intro. Okay, unahin po nating alamin ang features ng bariyang 50 centavos na may year 1958-1964. Ito po yan, mga kabarya. Ang features ng bariyang ito ay 50 centavos currency 1957-1967. Ito po ay gawa sa nickel brass, 70% copper, 18% zinc, and 12% nickel, mga kabarya. So, marami pong halo-halong materyales ang ginamit po sa bariyang ito. At may bigat po yan, mga kabarya, na 10 grams lamang. At ang diameter po nito ay 30.3 millimeter, mga kabarya. At syempre, ang shape niya, round. Ito po ay demonetized na. Opo, ibig sabihin, hindi na po ito nabibili sa tindahan o nagagamit sa ating sirkulasyon. O, ito po ay isa sa mga popular na lumang barya na kadalasan nating naitatago sa ngayon. Samantalang po, mga kabarya, ang dami po o ginawa ng BSP sa baryang ito na taon na 1958 ay bumibilang po ng 5 million example ang baryang ito, mga kabarya, na ginawa ang BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas. Ito naman pong 1964, mga kabarya, napakarami pong ginawa ang BSP sa baryang ito, mga kabarya. Ito naman pong 25 centavos, mga kabarya, ay may taon naman na 1958 and 1966. Iba-iba po ang taon nito, mga kabarya. Kaya i-double check nyo po kung ano po yung taon na meron po kayo nito. Ito pong 25 centavos, mga kabarya, ang type po niya ay standard circulation coin, 1958 and 1966 ang taon nito. Ang value, 25 centavos, currency, peso, ayan, 1857 to 1967 po, mga kabarya. At ang composition nito, mga kabarya, ay halos same lamang din ng 50 centavos. Nickel brass, 70% copper, 18% zinc, and 12% nickel. Ayan, mga kabarya. Same lang po sila ng materials na ginamit dito sa 50 centavos. Ito po ay may bigat na 5 grams lamang po at 24 millimeter lamang ang diameter nito. At ang thickness po, 1.6 millimeter. Siyempre, ang shape niya round. At ito po ay na-demonetize, mga kabarya, noong March 31, 1979. So, ang 25 centavos naman, mga kabarya, na may year 1958 ay may 10 million example, mga kabarya, na ginawa ang BSP. At ang year 1960 naman ay may 10 million din po na piraso o example na ginawa ang BSP noon. At ang 1962 naman, mga kabarya, ay mas marami, 40 million po, mga kabarya. Napakarami. At lalo na po itong 1964, mga kabarya, meron po siyang 49,800,000 example. Ito pong year 1964 na 25 centavos na ito. Napakarami po talaga, mga kabarya. So, ito pong nakikita nyo, ayan, yung GBG, Pine, BF, XF, AU, at UNC na nasa baba ng mga taon na ito. Ayan po yung basihan sa ibang site kung magkano po ninyo pwede itong mabenta. Ayan, sasabihin ko po sa inyo kung magkano po ang bentahan nito sa ating market dito po sa Pilipinas. Okay? So, sa 1966 naman, mga kabarya,
ay may 50 million, napakarami. Ano nitong 1966, mga kabarya. Pupunta naman po tayo dito sa Pen Centavos, mga kabarya. Ayan, ang features naman ng baryang ito, ayan, standard circulation coin. Ang taon po nito ay 1958 to 1966. Ang value, 10 centavos, currency, peso, 1957 to 1967. Ang composition po nito ay pareho lamang nitong dalawa, mga kabarya. Nickel brass, 70% copper, 18% zinc, and 12% nickel. Ayan, mga kabarya. Ang bigat nito ay 2.04 grams lamang, mga kabarya. Napakagaan. At ito po ay may diameter o millimeter na 17.9, mga kabarya. At ang thickness po niya ay 1.19 millimeter. Siyempre, ang shape po niya ay round. At ito po ay na-demonetize noong January 2, 1998 po, mga kabarya. Okay, so ang taon ng baryang 1958 na ganito, mga kabarya, ay 10 million example, mga kabarya. Samantalang yung 1960 nito ay 70 million, mga kabarya, example na ginawa noong araw. At yung 1962 naman, mga kabarya, ay may 50 million po, mga kabarya, na example noong araw. At yung 1963 ay may 50 million din po, mga kabarya. Talaga pong napakarami ng baryang ito. At yung 1964 naman, mga kabarya, aba, ay may 100 million, mga kabarya. Talagang sobrang dami at marami po talagang nakapagtabi ng mga ganitong coins. At ito pong 1966, mga kabarya, ay may 110 million example. Ayan, pag samasamahin nyo yan, mga kabarya, ay talagang sobrang dami po. Panigurado po, mga kabarya, na isa ka sa nakakapagtabi nito hanggang sa ngayon o meron na itagong ganito sa inyong bahay. Ayan. Punta naman po tayo sa 5 centavos, mga kabarya. Ito po ang itsura niyan. Ayan. So, ang features naman ng baryang ito ay standard circulation. Ang year, 1958-1966. Ang value ay 5 centavos. Ang currency niya ay 1857 to 1967. At ang composition nito ay iba na, mga kabarya. Ito po ay may brass at 80% copper and 20% zinc. So, hindi po nagkakalayo yung composition ng mga baryang ito. At ito po ay may bigat na 4.8 grams lamang. At ang diameter po nito ay 21 millimeter. Ang thickness naman po niya o millimeter ay 1.7 lamang. At syempre, ang shape po niya ay round. At ito po ay na-demonetize na. So, hindi na po ito nagagamit hanggang sa ngayon. So, ang baryang ito, mga kabarya, ay may taon na 1958 na may example na 10 million. Ang 1959 naman ay may 10 million example rin, mga kabarya. Yung 1960 ang marami. 40 million ang example niyan, mga kabarya, pati na rin yung 1962. At yung 1963 naman, mga kabarya, ay may 50 million. Napakarami, sobra. At ito pong 1964, mga kabarya, ay may 100 million. Katakot-takot ng bilang ng baryang ito, mga kabarya. Pati na rin po itong 1966, ayan, ay may 10 million piraso, yung 1966 na ganito. So, pag pinagsama-sama niyo yan, mga kabarya, ay aabot ng humigit-kumulang kalahating bilyon, mga kabaryaan. Punta na po tayo dito sa 1 centavo, mga kabarya. Ang features naman ng baryang ito ay standard circulation, ang type nito. Ang taon po nito ay 1937 to 1934. Ang value niya, 1 centavo. Currency, peso, 1957 to 1967. Ayan. Ang composition po niya ay parehas dito sa 5 centavos. Brass po siya na may 1975 copper and 5% zinc. So, medyo may pinagkahawig po itong dalawa. So, ito po ay may bigat na 5.3 grams at diameter o millimeter na 25 millimeter, mga kabarya. At ang thickness po niya ay 1.65 millimeter. At ang shape, syempre, ay round at demonetized na po ito. So, lahat po ng baryang ito, mga kabarya, ay hindi na po nagagamit sa ngayon. Kaya ito po
ay kadalasan kong tinatanong sa atin kung magkano na ang collector value. Sa 50 centavos mga kabarya, ito po ay binibili lamang dito sa ating market ng 5 peso to 20 peso ang kada piraso mga kabarya. Depende pa po yan sa kondisyon, okay? O kapag hindi na po kagandahan, ay binibili na lang po ng 5 peso to 10 peso ang kada piraso. Pero kapag po nasabi pong uncirculated ang inyong coins o brilliant uncirculated, pwede po yan bilhin sa inyo sa halagang 20 pesos each, depende po sa usapan ninyo ng kolektor nito. At ito naman pong 25 centavos mga kabarya, ay binibili lamang din po ng 5 pesos to 15 pesos naman ito mga kabarya. Minsan nga po 10 pesos na lang po ang isa nito kung meron kayo. Pero depende pa rin po yan sa kondisyon at pag-uusap ninyo na bibili sa inyo ng ganitong uri ng barya. At sa 10 centavos naman ay nagkakahalaga lamang dito sa ating market, 5 to 10 pesos na lang mga kabarya, dahil ito po ay napakaraming ginawa ang BSP, kaya hindi po ito gaano tinuturing ng mga kabarya nating collector na rare coin. Hindi po yan rare mga kabarya. So ito po ay 5 to 10 pesos, depende po yan sa kondisyon ng inyong 10 centavos, okay? So ito naman po sa 5 centavos mga kabarya, ito naman po mga kabarya ay maaaring bilhin sa inyo ng 5 to 10 pesos lamang din, dahil nga sa sobrang dami nito. Pero depende pa rin po yan sa pag-uusap ninyo at sa kondisyon ng barya na hinahanap ng ating mga coin collector o collector ng ganitong uri ng barya. At sa 1 centavos naman mga kabarya ay 5 to 10 pesos na lamang din po yan kada piraso. Depende pa rin po yan sa usapan at sa kondisyon ng hinahanap ng ating mga kabaryang kolektor. Okay? So maraming salamat mga kabarya. At sana po ay nagustuhan niyo po ang ating topic patungkol po dito sa mga lumang barya na kasama po sa English Series 1958 to 1966. Maraming salamat po, and don't forget to like and share mga kabarya, para malaman din po ng ibang mga bayan natin kung magkano nga ba ang market price nito dito sa ating bansa. Maraming salamat po, and kita-kits po tayo sa mga susunod nating video.